ang Holy Spirit, sama mong ilikod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Miyerkules. Welcome to Hold the Line. Huli Senior Master Sergeant Brother Aldimones, mula po sa ilalim ng Mandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated, at sa tulong po ng panalangin ng Mahal na Ina ng Birhen ng Guadalupe, nais pong magbahagi. Ang mabuting balita po ngayong Miyerkules, Mayo 26 taong 2020, ay nangon natin kay San Marcos, Kabanata 10, Talata 32 hanggang 45. At ito po'y hinati sa dalawang bahagi, yung ikatlong pagsabi ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at yung ang kahilingan ni na Santiago at Juan. Ang sabi po rito, lumapit kay Jesus si na Santiago at Juan na anak ni Zebedeo, at ang sabi ko ro, may kailingan po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Tuloy natin ha. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hihingi, sabi ninyo sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatain ko? Dalawang bahagi po ang nais natin ibahagi. Sa bandang hulihan, ang sabi po rito, sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at ang sino mang maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ito po muna yung pagmulayan natin. Kung gusto mo daw maging lingkod, kailangan mo maging alipin. Sa pamantayan po ng tao, pag ikaw po'y nagiging pinuno, ikaw po yung boss, ikaw po yung sikat, ikaw po yung hari, ikaw po yung masusunod. Pero sa pamantayan ng Diyos, baliktad, ikaw'y dapat maging alipin, ikaw'y dapat maging gumagawa, ikaw yung dapat na nakikita na nagsiservisyo sa mga tao mo. Bakit? Sapagkat ang pamantayan ng Diyos ay kakaiba sa pamantayan ng tao. Naniniwala tayo na ang standard ng Diyos ay action speaks so louder than words. Hindi lang basta command, hindi lang basta sabi, kung hindi isang paglilingkod na may gawa at action. Yun po yung unang magandang ipanalangin natin. Lord, turuan mo ako na maging lingkod na pinuno na naglilingkod sa iyo, hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa, at nais kong maging mas mababa upang nang sa ganun, ikaw ang makita at ikaw ang maparangalan. Sa second point na nakita natin sa gospel, ito yung magandang pagdiinan natin. Si Santiago at si San Santiago at si San Juan ay humiling, bumulong sa ating Panginoon. Ang sabi niya, di ba? Guro, hihingin po sana kami sa inyo. Hihilingin. Meron silang ibinulong. Ano yun? Pwesto, kapangyarihan. Sabi niya, baka pwedeng tig-isa kami doon sa kanan at doon sa kaliwa. Ano ngayon yung magandang pagbulayan natin dito? Yung tinatawag natin na be careful of what you wish, o mag-iingat ka sa mga bagay na hihilingin mo. Bakit ko ito inashare? May mga pagkakataon na pag ang gusto lang natin o ang plano natin ang siyang mangyari at ibinigay ito ng Diyos, minsan or baka madalas, hindi maganda ang kahinatnan. Magbibigay tayo ng sample. May mga kasama na kong pulis, hiniling nila sa kanilang pinangarap nila o hiniling nila sa kanilang buhay na maging opisyal. Tapos nung na-assign sila sa pagiging opisyal, ang nangyari, kung hindi sila na-disgrasya, namatay, nagkakaso sila doon sa unit na napuntahan nila. Hindi ko sinasabing huwag kang maging opisyal. Kaya baka mamaya, yung kakapilit mong maging opisyal ay ikakapahamak mo pala. Or pwede naman, naging opisyal siya, nalipat siya sa ibang lugar, hindi niya kasama ang pamilya niya, dahil sabi nga, malakas ang espiritu, ngunit mahina ang laman, pagdating doon sa kanyang pupuntahan, meron siyang naging karelasyon at nabiyak yung kanyang pamilya. Sayang. Meron naman, humiling na nawa makapag-abroad siya or sana makapag-abroad siya. Ay, binigay naman ng Diyos. Sabi niya, ang purpose daw niya, kaya niya gusto mag-abroad dahil gusto niyang iahon yung kanyang pamilya sa hirap dahil mahal niya yung pamilya. Pero pagdating naman sa abroad, dahil sa kalungkutan, may nakarelasyon, naghiwalay silang pamilya. Sayang. Kasi hindi yun yung plano ng Diyos para sa kanya. Meron naman dyan na nangangarap magkaroon ng jowa, magkaroon ng makakapareha. Gusto niya maging doktor, gusto niya mayaman, gusto niya opa. Pero pagdating pala ng time, yung opa na to, opakan lang pala siya. Sabi nga, huwag kang manalangin ng para sa sarili mo lamang. Hilingin mo sa araw na ito na, Lord, huwag yung plano ko. Huwag yung gusto ko. Kung hindi yung gusto mo.
Kasi pag ang plano natin maganda, oo, tama. Pero nakatitiyak tayo pag ang plano ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi pwedeng maging pangit. At hindi lang basta maganda, kung hindi napakaganda. Sapagat ito'y plano ng Diyos. Nang pinaplano pa lang ng Diyos yung sanlibutan, napaka-perfect na, napakaganda na. How much more, ikaw pa kaya, naplanuhin ng Diyos ang buhay mo. Mag-iingat tayo sa panalangin natin. Dahil baka pakibigay ng Diyos, dahil gusto lang natin, hindi ito yung talagang napakaganda. Hilingin natin, kapatid, sa araw ito, Lord, not my will, but your will be done. Lord, not my plan, but your plan. Lord, kung ano ba yung gusto mo. At alam ko, kahit hindi sagot mo kagad yes, maaring no, o maaring wait, pero alam ko, napakaganda ng plano mo. Kaya, ang plano mo ngayon, ang siyang matupad, at wag ang plano ko. Two things. Kung gusto mo maging dakila, kailangan mo magpakababa. Kung gusto mong maging pinuno, kailangan mo maging alipin. Yun ang pamantayan. So second, Lord, yung kailingan ko, nawa, huwag ito yung plano ko, kundi yung plano mo sa buhay ko. Let us pray, kapatid. Then it's Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, napakaganda ng plano mo sa buhay ko, sa buhay ng kapwa ko. Kasi nung ginagawa mo pa lang ang mundo, perfect na. Yung plano mo talaga ay hindi ordinaryo, kundi amazing. Napakaganda. Kaya Lord, sa oras po na ito, inihahandog ko, inihali ko ang aking mga plano. Ito'y plano mo na at hindi ko na plano. Ano man ang gusto mangyari sa akin, ito man ay sa karir ko, sa karir ng aking kapatid na ito, sa kanyang pamilya, sa kanyang hanap buhay, sa kanyang business, sa kanyang karir. Lord, ang plano namin Lord, ha, ay tanggalin mo, bagkos palitan mo ito ng plano mo para sa amin. Lord, gusto namin maging lingkod, pero alam namin sa paglilingkod namin sa iyo, kailangan namin maging alipin, kailangan namin magpakababa. Grant us humility to accept things na hindi namin kayang i-accept. Wisdom para makapag-desisyon ng tama, at the courage para implement ang mga bagay na tama. Panginoon, special prayer sa mga kapatid ko na nagte-text sa akin, Lord. Please, ano man po yung pinagdadaanan nila, sila man po yung tumadaanan ng depression, kalungkutan sa kanilang problema. Lord, bantayan mo kami, gabayan mo kami, huwag mo kaming hayaang mawalay sa iyo. Sinusuko namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na nabuhay naman magpakailanman, magpasaulanggan. Siya nawa. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal Espiritu. Amen. Kapatid, umihiling po ang inyong lingkod. Meron po tayong YouTube channel, yung Hold the Line, pakisuportahan po. Pakisubscribe and share po. Ganda na po ang ating page. Shoutout ko lang po pala kay Boss J.R. Evangelista. Kasama ka po sa prayer natin. At kay Ate Kelly Legaspi. Nagbigay po siya nung ating cellphone stand. Thank you, Ate Kelly. Ayaman, magagamit natin ito sa ating mission. Wala po dito sa Makati City Police Station. Patuloy na mong bati nagsabi, just hold the line. Nawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.